Si Tay Jaime. Tay! Nako! Tay! Bumili daw siyang gamot. Tay, bakit may sugat siya? Ay, nagwala nga dahil na siya. Wala na sinusumpong dahil na siya kulang ang gamot niya. Binili natin sila ng malaki-laking biscuits para hindi magutom yung mag-aama dito ni na Tatay Jaime. Ng pang-ulam na manok, paborito ni Tatat, gatas, asukal. And bigyan natin ng pera pang gastos nila dito. Papa. Parang walang tao, no? Parang umiiyak si Christina, no? Ha? Papa. Tao po, Tay Jaime. Tay Jaime. Tatat. Tatat. Hello, Tatat. Tao po. Hello, Tatat. Oh, ayan, sisigaw na si Tatat. Oh, Madam Reyna. Ayan na, oh. Hello, Tatat. Good morning. Oh, kumusta ikaw? Kumusta ka? Oras, tatay. Ha? Asan, tatay? Bali. Saan? Saan punta? Ha? Saan nagpunta, tatay? Bali. Naghalik daw, nag-alis. Saan nagpunta? Hindi naman yun makakalis na malayo. Dito lang yun sa tabi-tabi. Dito lang yun. Papatayin niya yung radio. Alam niya kasi na pinapapatay natin ng radio pag pumupunta tayo. Papatayin niya. Ayan. Marunong siya. Diba marunong siya, oh? Oo. Oh. Ayun, diba? Marunong si Tatat. Oo. Saan nagpunta si Tatay Jaime, Tatat? Salamat. Saan nagpunta ang Tatay? Tatay Jaime? Yo. Ha? Yo. Saan nagpunta? Magtalas ka, tanali. Mag-alis daw. Natubong. Ha? Ano, oh, may lagnat daw siya. May lagnat ka? Tatay, nali. Alis daw si tatay niya. O baka nandoon sa ano? Sa bahay nung anak niya. May mga apo siya doon binabantayan eh. Diba yung pitong apo niya nandun? What? Kasi yung nanay ay nagkatulong sa Maynila. Oh. Yan. Ah. Oh, paborito niya yan. Punta doon sa tatay at kan. Ano daw? Pamaya daw pumadating si tatay. Meron pa dito. Manatatas. Yo. Nakaw. Manok. So, yan. Manok. Yo, channel saka. Ano daw? Paborito niya yan eh. Paborito mo ka manok? At saan? Ako tanda si tatay at saan. Mamaya daw pumadating si tatay. At saan? Atyan. Oo, yung atyan. Mamaya. Yung atyan dito sa Bicol, mamaya. Opo. Mamaya, madating na daw po yung tatay mo. Para kayong, parang nag-usap kayong dalawa sa susuot yung damit, oh. Bago to, ah. Oh. Bago, saan yung nagbigay? Yan yan po yung bigay natin. Atyan lang yung kasupra. Po? Kasupra. Nasaan yung sombrero mo? May ano pa, hindi pa natanggal yung tag ng damit. Asa yung sombrero mo? Yung kupya daw, yung sombrero. Nasaan? Yung sombrero niya. Binibida niya kay Madam Reyna yung sombrero binigay natin nung birthday niya. Wow, hindi ako nakapunta nung birthday mo. Wow, patingin niya, patingin niya. Wow, ang gwapo naman. Ang gwapo. Ang gwapo. Ang gwapo. Ha? Birthday daw. Birthday mo? Ngayon.
Oh, po. Yung nagsupra sa Davao. Yung nagsudabao ko. Yung nang. Yung nagsudabao. Yung nadadabao. May pinagmamalaki siya. May binibida siya. Si tatay. Wala si tatay. Ah, bado daw. Bado. Ah, yun yung dala ko sa kanya. Nung birthday nga niya. Sabay ng sombrero. Labahan yata. Nakatago po sa dam. Kaya nga eh. Oh, tinago niya pagkatapos ng birthday. Kaya nga, pagkatapos ng birthday niya, inalagay sa damitan. Wow, ang ganda na. Tapos iyan. Ha? Ang iya. Asya sa iya, anak. Tago. Tago na muna natin. Nagsukla. Ang kukla, ayan eh. Tatay saan daw si Tatay Jaime? Nagsaan si Tatay Jaime? Halika dito, tatat. Tatat? Halika dito. Dito tayo ng biscuits. Nagkain ka na? Oh. Wow. Kaya yan. Biscuit. Kain ka na? Iyon. Ano kinain mo? Nakain na ni. Ha? Nakain mo. Wow! Again. Kung muna, Agkan. Ah, mamaya na daw. Mamaya na pagdating ni tatay niya. Ay, Agkan. Pugas tatay. Pagdating daw ni tatay niya. Oo. Marespetong masyado si tatat kay tatay niya. Grabe, no? Tingnan mo yung mga kulang sa pag-iisip. Grabe ang respeto sa magulang, no? Manok, Agkan. Mamaya na din. Tataw si tatay. Pagdating daw ng tatay niya. Okay. Po, padabaw. Addiction. Ay, kaya. Iyo. May picture? May kwento siya. May picture daw siya. Uh-huh. Nasaan? Dek bay. Nawasik. Nasaan? Dek bay. Hindi ko minsan maintindihan. Yung birthday raw. Pinakita ko kasi siya. Birthday. Pinakita ko kasi picture sa kanya. Picture ka. Mababaw at sukla. Oh, pinakita ko sa kanya. Yung picture niya sa cellphone nung mag-birthday siya. May nakapula siyang damit. Nakasombrerong pula. Tapos may cake. Guwapo ka doon. Binibida niya. Guwapo siya doon. Binibida niya. Pagkasikilo sa ato. Oh. Asan? Kanawala si hindi ako sa katalo at ang tao. Ang bilis magsalita niya. Yeah. Pero kahit pa paano, may mga naiintindihan tayo sa sinasabi niya. Kangaling niya. Madami niyo. Pinatay niya agad yung radyo. Kaya nga, pinatay niya agad yung radyo kasi sanay siya na pag dumadating tayo. Pinapapatay ko ang radyo lalo kung may tugtog kasi makaka-copyright tayo. Nasaan po? Hindi po yan si tatay. Batan. Siguro pa tugtog. Siya o, tumutuwa siya mo na Marina, pinipicturan mo siya o. Nakikita niya yung sarili niya. Hi, tatay! Maninda siya o siya o. Tumutuwa siya. Sabay mo, hi! Susi yan. Tatat. Kaya marunong siya. Ganun siya, gumagano sumasayin siya ng pogi. Oo, so. Nagpo-pogi point siya, oh. Malayo mo nyo nun. Ang pogi ni Tatat. Kalahating mukha lang naman. Tinitingin niya. Seryoso. Kaya sinisilap niya si tatay. Tatay. Wala pa po. Wala pa si papa niya. Tatay hain niya. 36 na po siya. 36. Panganay pala sa akin si tatay na 3 years. 33. At ay, halaman tuloy. Halaman tuloy. Single. Single pati. Magbabalentines pati. Eh, po. Ito pa na yung si picture. Ano po? Picture. Ano ito niya? Picture daw. Ah, may pinibida picture daw niya kasi. Yung pinicturean ko siya sa cellphone. Nakita ko yung pogi mo doon. Nakakopya ang red. Ano, tatat? Picture yan. Ito pa na yung si. Ito pa na dadali. Saka damit na red. Okay. Nag-test ka ito, nag-tao. Mau-test ka ito, nag-tao. Ano daw po? Hindi ko alam. Ikaw ang kausap ako, tatanungin mo. Bira ka. Ang
Totoo. Saan nagpunta si tatay? Pansaka. Ho? Pansaka. Saan yun? Nung daw? Sira isda. Baka naghahanap ng ulam. Tapos tatay mo. Naghahanap ng ulam. Wala sila. Ate, dadabaw. Ang ganda ng damit mo. Sino nagbigay niyan? Hindi na babo. Ha? Pagpunta. Nino. Dito na si Tay Jaime. Tay! Nako. Tay! Ah, nag... Bumili daw siyang gamot. Tingnan mo na, oh. Hirap na hirap siya. Nagpipilit siya. Wala siyang mautusan eh, kaya nagpilit si Tatay Jaime, pumunta ng butika, bumili ng gamot. Nagpunta ka pa ng dait, Tay? Oh my goodness! Ay, wala akong magagawa na. Ay, paano ito? Sige, wala. Uy, may bayaran sila sa kuryente, magkano to? 367. Tay! Nina! Tatas! Ate! Kuya! Walang mautusan, kaya kahit paano, talagang nagpilit ako ngayon. O baka bumaliktad, yung upuan. Oo, dito mo ba ng brena sa una-unahan? Ate! Ito po, Sam. Tay, abante kayo din sa unahan, baka bumaliktad kayo sa dulo kayo ng upuan. Ito, Sam. Ito, sinabi mong kayo. Ano nga, sige mo wala, kaya nagpilit akong bumili. Ate! Ay, naku. Hirap nang walang mautusan, Tay Jaime, no? Sabihin yung binili kong gamot, ubos na pala tayo, no? Tay, bakit may sugat siya? Ay, nagwala nga dahil lang siya. Wala nang sinusumpong dahil lang siya kulang ang gamot niya. Kaya napilitan ako. Ah, bukol! Hindi po, sugat talaga siya. Sugat! Nagdugo po, ano? Oo. Kahit dalawang araw pa lang yan. Oo. Ay! Big mong sabihin, Tay Jaime, si tata sinusumpong ng sakit niya. Okay. At hindi nakainom ng gamot. Nilo. Pag nawawala, ano yan? Oo. Malaming nawawala. So, napilitan kayo na mismo ang pumunta ng daet. Umpot, eh, dalawa lang walang mautusan. Hindi nyo makikita ang ganyan ang sitwasyon eh. Hindi nyo kwan, naparasita. Naparasita kanyang kay Doktor. Nanghiram nga ako ng pirang pambili ng gamot. Oh. Ay, pinautang na masabi ko, masahod ako ng sa senior citizen. Oo. Ay, nagbigay naman sa akin ng 1,000. Binigyan ko na. So, nanghiram kayo ng 1,000? Oo. Para makabili ng gamot ni Tatat. Si Tatat pala may gamot ito. So, hindi lang pala kayo nangangailangan ng gamot, Tatay Jaime. Baka po mabasag pa tayo. Pati pala si Tatat, may maintenance ito kasi pag hindi nakakainom ng maintenance niyang gamot, inaatake. Vitamin C ito sa akin ito, nagparisita ko. Nagparisita ko sa doktor. Ah, nagpa-check up ka po? Nagbiling ako nito. Okay. Pareseta. Nagparisita ko sa doktor. Hindi ka kasi bibilan sa butika na walang reseta. Umpo. Te. Pag hindi ka bibigyan yan, kahit saan ka magpunta. Hmm, correct. Ay, ako na ito, mga papil niya. Ate, so, nagpareseta si Tatay Jaime para makabili ng mga gamot niya, kasama ng gamot din ni Tatat. Tay Jaime, anong ginagawa ni Tatat kapag ka inaatake ng sakit niya? Ay, nawawala po yan ng malay. Ate? Ano nawawala ng malay? Tatay? Walang-wala yan malay. Kailan po nawala ng... Kaya naumpog, kaya nasugatan yung noon niya? Hindi na nakaraan na raw. Pagkatapos ng birthday niya, Tay? Sama pa, Tay. Okay. Anong ginagawa niya? Nagwawala siya dyan? Galit. Batingin mo mga kwanito. Siya po may gawa niya? Sinusuntok niya, Tay?
Sinusuntok niya yan. Ah, sinusuntok niya. Nawawala ng gamot. Eh, dapat nga pala yung kang... May gamot? Pag nag-alam mo wala na. Ay, ibigay mo rin sa amin yung reseta ng gamot ni Tatat, ha? Kukopyahin namin ni Madam Reyna para kung bibili kami ng gamot mo, hindi lang sa'yo, pati yung kay Tatat. Ano po? Mabuti naman po. Salamat. Sige, Madam Reyna. Anuhin mo, picturean mo. Oo, para pag bibili tayo, Madam Reyna. Yung mga reseta ni Tatay, nasa iyo, ano, Madam Reyna. Tapos yung pati isa mo muna yung reseta dyan kay Tatat. Kasi kung bibili kami ng gamot, kasama na natin makatuwang yung kay Tatat. Napalisita ka kay Doktora Ruth doon sa probinsya. Opo. So, ito yung... Tumaling ka, kwan niyan, isang buwan. Okay. Isa lang po ito, ano? Ay, dapat magparisita ako ng dalawang buwan. Hindi ako nagparisita. Kulang naman niya ang pira ko. Ate. Okay. Nagpa-reseta okay. Lang ako ng isa. Okay. Ah, dapat po pala, pag nabili ka po nito, may ano, yung reseta. Parang, ang tawag nito? Update din po. Updated. Updated yung reseta. So, ibig sabihin pala, hindi ka pa pwedeng bumili na walang dalang reseta talaga. So, hindi rin po pwedeng picturean lang natin yung Madam Reyna. Dapat dala natin yung reseta. Dapat yung updated na reseta galing sa... Kahit kan hindi kami makakuha. Kaya nga. Doktora Ruth. Oh. Tay Jaime, ano bang sakit talaga nito ni Tata? Epilepsy. So, epileptic. Convulsion po siya. Oo. Epileptic pala si Tata, no? Yan, Convulsion pala siya, Tata. Pag gano'n na po siya, tapos nagwawala na po siya. Mm. Nag-iiba na po yung anak niya. Pag nagwala na yan, sigurado na yan, matumba yan. Nahihimatay na po siya. Nahihimatay na. Ano po, ilang, gantong bote po? Ilang, Ate! Ay, sa isang buwan po yan. Isang buwan na po. Yeah. Isang beses, tatlong. Yeah. Three times a day po. Ano? Three times a day. Hindi tayo bibigyan na wala tayong dalang reseta. Hindi pwede yung pipicturean lang natin. Dapat reseta talaga ng doktor ang dala natin sa butika. Mercury yan. Wala naman ibang butika na. Mapagbibilan ng gamot. So pag nawala na dun sa butika, binabanggit mo na tayo mapagbibilahan. Napanaga daw yan, no? Ah, napanaga. Ay, meron naman na... Okay. Nawala yan, nawalan kami yan. Pagod si Tatay Jaime. Layo ng pinuntahan niya. Sakripisyong malaki yung ginawa niya pala ngayong umaga. Pumunta ng Daet. Pilit niyang kinaya ni Tatay Jaime para sa gamot ni Tatat. Gamot niya at gamot ni Tatat. Ito pala ang resulta kapag ka si Tatat ay hindi nakakainom ng gamot, nagwawala pala siya. Epileptic pala itong si Tatat, no? Oh, yung palang mga ganyang galo sa dingding na yan, no? Gawa pala ni Tatat yan. Dandahan po, dandahan tayo, Jaime, ha? Ayan ang mahina ang buhay. Ito, sinusuntok niya. Alam kung mawala yan ang naros. Dahil sa wala ng gamot. So pag nagwawala siya talagang kahit anong mahawakan niya tayo, binabato niya. Basta nga ako na, bati yan, ano yan? Jealousy. Jealousy. Ah, basag nga yun, So mabigat pala tayo, no? Akala ko yung gamot nyo lang po ang kailangan natin, pati pala gamot ni Tatat, no? Ako kailangan. Mabigat pala tayo talaga ang mga obligasyon na nakaatang sa balikat mo, Tay Jaime. Napakahirap. Tay, kain muna po kayo, Tay. Tatat? Ha? Ano yun, Tatat? Ito na, Tatas. Oo. Layo. Wala, napilit ako. Gusto ko sa ano lang na yung
Sensya na po sa ingay, may nagpapanday dito sa tabi ng tatay Jaime, maingay. Ako lang ang bibigyan yan. Oo. Ano tayo? Ako lang ang nakakabili yan. Opo. Sa butika ako nabili. Ayun. Talagang kayo lang ang bibili. Naku, miss ko po. Grabe, hirap. Napakahirap. Ilang oras niyo nilakad? Ay, kung pa ako nag-alis, alas 6 pa. Nako, Diyos ko po, grabe. Gano'ng provincial hospital. O, alas 6 pa kayo umalis dito, mag-alas 11 na. Sa provincial hospital po. Grabe. Grabe. Provincial hospital. Grabing sakripisyo. Matagal ako dun sa provincial hospital. Nako, Diyos ko po. Kaya pagod na pagod ako pagdating ko. Ay, nako. Siyempre yung lakad mo pa isa-isa. Ay, no? Nga po ang sinasabi ko sa buhay ko talagang siguro binigay ito ng Panginoon Diyos na talaga ako ay mahirap sa ganito, may anak kong ganito. Kaya pag gagawin ko lang po ang aking magagawa, kahit mahirapan ako, tuloy lang ang laban. Ate! 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 Asong sa alat sa ate! Kala ko tay, ang gamot lang talaga para sa iyo. Maintenance mo sa mga sakit mo. Si tatat may maintenance din palang gamot. Yun sa naman yung gatas talaga yun. Yung isa wala namang maintenance na gamot yun. Gatas naman po yun. Gatas talaga. Dapat palagi may maahating gabi, matimpla. Kaya nga bumili kami ng biscuits para marami-rami isang lata yan tay, no? Para lagi kayong may pambigay sa kanila ng biscuits, no? Pero ang kinukun talaga ng totoo niyang kahitrin na yung ito, opo. Biscuit na ito. Opo. Kung ito lang ang kwan, hindi naman po yan na kain ang ito tsaka yan. Opo. Ako lang ang nakain ng pag ako butom, opo. Nakain ako. Opo. Kailangan talaga kinakain namin yung kung pa ito, hindi naman sa sasabi po sa inyo, well lang po yung malambot na kwan, yun ang binibigay ko kay Christina. Opo. Yung tinapay na wala. Ama Moon? Hindi po yung yung binili po ninyo dalawang kwan, loop. Sandwich? Yun lang po. Okay. Okay. Binibig kayo, walang pala may kinakain. So sandwich na bibilang pala natin. Ah, ganito po. Hindi po na. Hindi sila maki-biscuits. Sandwich. Ay, pinapay lang pala. Biscuit po, dahil sa yan, tanga, mating gabi, talagang pinapakain ko yan. Dinudot-dot ko sa... Sinasaw-saw sa gatas. Sa gatas, sa kainin niya. Ang mga alas dos. Na mas igising ako, mapakain. Ating gabi? Ating gabi. Pagdating ko naman alas dos, magpakain pa na naman niya. Bibigyan ko na lang yung yan sandwich, binibigay po sa kanya. Hanggang niya alas dos, niya, didik na po yan. Sigurado na yan, madidik na yan. Wala na, matulog na yan. Pag ganito lang na ako, hindi yan matulog. Sige lang kang pakain sa kanya. Kahit... Ay, salamat po ka. Hello, Christina. Hello. Hello. Hello, Christina. Kumusta ikaw diyan? Ha? Thank you. Adios na kami, Christina. Bye-bye. Bye-bye. Okay. Jaime, yung ginigibang bahay pala, itong katabi nila, dito nag-aarkila yung anak niya na nasa Maynila ngayon, pumapasok bilang kasambahay. Yung pitong anak noon, binabantayan dito ni Tatay Jaime. Sabi niyo, Tay, wala na dito yung pamilya noon? Pero yung anak mo nasa Maynila pa rin, kasambahay pa rin. Wala na. Yung asawa? Nakalis na po, abong ko siya. Hindi mo alam kung saan naglipat. Hindi mo alam kung saan naglipat. Kasama yung pitong apo mo. Hindi. May mga pamilya naman po yun, iba. Hindi ba yung pito yun? Pitong maliit? Pito. Oo, una na. Iba na ta kinidalo, lima. Oo, okay. Yung dalawa, nag-asawa na, nagalis na.
Tapos itong lima natira dito. O saan titira? Ginipa na po. Awag ko saan sila natira. Di nagpaalam sa'yo yung mga po mo? Ay nagsabi naman po malipat na sila at nilapalit. Saan daw naglipat? Ano? Okay. Eh, yung anak niyo po na nasa Maynila kasang bahay pa rin. Awag ko kayo nga saan na sila. Hindi niya alam siguro na umalis na yung mag-aaman niya. Po na magigibain ang bahay. Oo, yung bahay kasi hindi sa kanila yun. Nagre-renta lang sila. Naarkila lang nila. Pinabili na nung may-ari. Okay, kaya kung mapapansin niyo, madidinig niyo mga katawang, may maingay sa likod, nagpupukpok yung bahay, ginigiba na kasi nabinta na pala, nabili. Di alam ni Tayhami kung saan naglipat yung mag-aama, yung mga anak ng anak niya na nagkasambahay sa Maynila. Tayhami, hindi ba pwedeng umuwi dito yung anak mo na sa Maynila para kahit paano bantayan naman kayo dito? Hindi naman ako pwede kang bantayan ngayon. Wala naman sila nga, nagpapaaral ng anak. Walang papakain. Papakain, paano naman sila nga ako? Ako nagtitiis na lang. Kung sakaling ako ay palaging pang mabuhay, di, ay di salamat sa mahal na Diyos. At nakakagawa pa naman ako. So ayaw mong magdaing sa anak mo na umuwi na lang dito para may makatulong ka naman sa pagbabantay sa mga... Sa dalawang anak mo na may kapansana, tapos... Ayun nga po, hindi naman pwede pag... Ayun, may pamilya din naman yun eh. Pamilya naman po, magagamit naman ang asawa, no. At okay. Kaya kahit na papano po, masakripisyo ako na... Ibigay sa akin ng Panginoon na lumakas-lakas pa. Magampanan ko pa ang dapat kong gawin. Mabigat. Ano, Madam Reyna, ano? Sobra. Mabigat na sobra. Grabe. Di man namin alam po ano yung kaya pwede talagang maitulong. Kaya nga. So, ang hirap talaga po ng buhay ng kalagayan nyo. Ate. Ako ay... Ate. Nag-resikin na sana. Nagpapasalamat sa pasapalit. Sana. Nag-resikin na tayo. Kahit na ganito, nabuhay pa ako kahit pa paano. Para ma-support mo nga ito sa mga bata nito. Paano na po talaga pag wala kayo, yung dalawang bata po? Ay wala na po. Wala po anong nangyari na yan. Kung sakali ako ay bawian ng Panginoon Diyos ng isang nabuhay, ay tanggap ko naman po sana. Kaya lang hindi ko magagawa na. Limutin ang dalawang ito. Kaya baka sa Diyos, nasa mauna pa ako. Nandao. Para magabayan ko pa sila. Tay, si Jaime. Ito, tingnan mo nga ito. Dagdang ba dyan sa kailangan mo? Salamat. Tay? Salamat. Tay. Ate. Salamat po. Ate. Ape. Akapi po. Gusto na rin. Thank you po. Salamat, tata. Ate. Salamat ka. Salamat po. Totoo na, ate. Sana, ate. Salamat po. Salamat, ate. Salamat. Ate, sana na si Dad. Akin pong bigay nito. Ate. Malapakalaking utang na loob ko po sa inyo. Kuya Efren. May mabuti naman po sa ginagawa ninyo sa akin. Napakarami salamat po. Panginoon Diyos ng ambalang bigay po sa inyo ng biyaya. Kung sino man po ang tutulog sa amin na sana po. Marami pong salamat sa inyo. At paano po nakakaroon po lagi ng aming buhay. Salamat na salamat, Kuya Efren. Salamat. Thank you. Welcome po. Kain namin. Salamat po. Ate, maraming salamat. Nay, dadadas. Salamat po. Nay, Ate, Kay Jaime, una, siyempre, lahat ng mga tulong na natatanggap nyo rito, mga biyayang dumarating po sa inyong mag-aama, salamatan po natin, lagi kong inuulit-ulit, ang Diyos na po tayo, sapagkat si Lord hindi tumitigil na gumagawa ng mga pamamaraan
May mga tao siyang ginagamit para kayo po ay matulungan. Tulad na lamang po nito ni Ma'am Verna Mandukduk ng Italy. Nagpadala po siya sa akin ng 3,000 pesos para maitulong po sa inyo. Sana po pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos sa kinagawa po ninyong itong pagtulong sa amin. Piglig at tumaas pa po ang iniibay po ninyong tulong ninyo sa akin. Maraming pong salamat. Ma'am Verna Dukduk po. Ma'am Verna, Verna. Verna Dukduk po. Mandukduk po, Italy. Mandukduk po, ng Italy po. Oh. Salamat po sa iyo. Sana pagpalain po kayo ng Panginoon Diyos. Liglig at umaapaw po ang ibibigay sa inyong biyaya ng Panginoon. Marami pong salamat. Salamat po, Efri. Masarap-sarap ang pagkain namin ito. Tuwan-tuwa yung mag-isul na yan mamaya pagdating ni alas 7 ng gabi. Mamaya ang pagkaulam namin ito. Kami lang naman dalawa, tatlo. Yung sabi nga ng... Alam-araw tayo, siyempre, tatlo lang po kayo. Ikaw po, ano mo na gagawin ko yun? Tapos yung isang apo niya, nag-eskwela pa? Nag-eskwela pa po. Yung araw-araw na nagastusin, nagpapasahe yung kumakain, no? Kaya bilib, sobrang bilib ako dito kay Tatay Jaime. Paano niya napagkakasya? Yung gamot nila ni Tatat, pagkain nila, allowance pa nung apo niya na nag-aaral. Ang problema po lahat na kay Tatay. Correct. Kung nga po, meron naman ako kapitbahay na ay ganito. Kahit po, pinautang po ako ganyan ito na alaman na nila na nangangailangan ako ng pera dahil sa gamot po. Gamot nitong anak ko. Kaya napilitan ako mag-utang kahit hindi naman po nila kukursinto. No? Basta ang pangako ko sa kanila. Pag ako ay nakakuha na lang sa senior po at isa ngayon ay 1,000 man ang daw lang po. At pinangahasan ko ng pag-utak para meron ko ito na nga. Kailangan gamot nito. Nabasa ko tayo sa isang post ng LGU dito sa bayan ninyo. Pagpalista daw po sa social worker yata ng inyong bayan, yung mga senior para sa dagdag po yatang benefits. Then, para sa mga PWD rin. Eh, kayong mag-ama, mga PWD rin kayo. So, may benefits para sa senior citizen tsaka sa PWD. Tulad po ng mga anak niyo, si Tata tsaka si Christina. Wala pa dito sa amin ngayon. Kulang kung magdating, sabi nga kung meron daw makakuha mga gaya ko. PWD, saka yung dalawa kong anak. Meron naman po nga kukuha ng tulong sa DSWD. Kaya lang, hindi na ako pwede ngayon sa panahon ngayon. Dahil sa, hindi ko man na kaya magpara. Magpara lakad-lakad. Yung mga dokumentong kailangan, ano po? O, hindi ka man bibigyan. Nang walang dokumento. Walang mga papeles, mga requirements. Yung maglakad ka lang ng mga requirements, mga dokumento para maka-avail ka ng mga programa ng gobyerno, napakahirap. Kung yun nga malalakas pa, nagre-reklamo, di lalo na yung mga matatanda na may kapansanan, may sakit. Papasalamatan ko na ng gobyerno natin dahil kahit paano niya, kung talaga meron ako, di makuha, di salamat ko sa kanila. Wala naman tayong mga... Sana sa barangay nag-aan. Sana yung barangay nag-iikot. Nag-iikot sila. Sila gumagawa ng paraan para ibigay na talaga yung mga papel na kailangan, sila na mag-produce ng mga dokumento. Hindi na yung mga katulad ni Tatay Jaime na may sakit. Pa sila, may balik-balik sa opisina nila para gumawa ng mga dokumento, ng mga requirements. Hindi rin kakakayanan. Kung yung malalakas ka, nagre-reklamo eh. Di lalo na yung mga may sakit, may kapansanan. May malakad ka po na ganyan na noon. Noon, nakakalakad ako. Nagagawa ko yung sa DSWD, nagagawa ko pa po noon. Pero ngayon, sa ngayon, panahon na ito, hindi ko na kaya. Kuha na pa ako. Nahirap na.
Kaya kung anong biyaya na magdating yan, di salamat sa Panginoon. Pero yung mag-asikaso ng mga papers, no? Mga requirements, hirap na kayo noon. Kaya kailangan talaga yung barangay mismo nag-iikot sa mga constituents nila. No? Para nakikita nila. Para nakikita nila, personal nilang natutulong at nadadamayan. Yung mga katulad ng pamilyang ito, huwag na nilang hintayin pa sa opisina, no? Para mag-produce o gumawa ng mga papers para sa requirements, no? Kung meron naman sana ngayon na 2024, sana may ganun na po yan. Ang ganito sa buwan natin, maingin tulong na hindi na magparalakad kaya kung ano pa. Dapat dumating na sana. Sana. Ay kung sa panahon na ito, kung hindi ka man malakad, talagang hindi ka magkakas.